Hello po, ito naman yung kaibigan ninyo, si Kuya Mark Tolentino. Salamat po sa pag-subscribe po sa Facebook page po natin sa facebook.com/marktolentinolaw o sa YouTube page po natin sa youtube.com/marktolentinolaw. Ang pag-uusapan po natin ngayon, yung tinatawag na incestuous marriage. Ang incestuous marriage, void from the very beginning. Same yan sa psychological incapacity o yung pinag-uusapan natin before. Itong tinatawag na incestuous marriage, sabi ng batas, void yan from the very beginning. On the ground na against public policy or on the ground na hindi mo pwedeng pagkasalan talaga ang kapamilya mo, whether legitimate or illegitimate. Sabi ng batas, bawal magpakasal if you are descendant or ascendant. O kahit anong degree yan. Example, yung lolo mo, pinakasalan mo. O yung apo mo, pinakasalan mo. Bawal yan. Incestuous marriage. Whether legitimate or illegitimate mo na lolo yan, legitimate or illegitimate mo yan na apo. Same also brother or sister. Whether legitimate or illegitimate. Kasi brother or sister, anak mo sa half brother mo, half sister mo, bawal mong pagkasalan yan. Or kahit yung buong brother mo, buong sister mo. Kasi buo, same kayo ng tatay, same kayo ng nanay. Half, pwede tatay, magkapatid kayo, nanay, hindi kayo magkapatid. Bawal mong pagkasalan yan. May nagtatanong sa akin, paano naman yung pinsan? Pwede mo bang pagkasalan ang pinsan mo? Pwede. Basta, hindi lang pwede ang first degree. Second degree cousin, third degree cousin, fourth degree cousin, or yung mga relatives mo, pwede mo nang pagkasalan sa batas. Kasi sabi ng batas, ang hindi mo lang pwedeng pagkasalan, pinsan mo, first degree cousin. But second degree, third degree, pwede mo nang pagkasalan. By the way, ito po yung kaibigan ninyo, si Kuya Mark Tolentino. Thank you, Paul.